Alam mo ba, meron akong madali. Sandali lang, di pa ako nakaupo. Ang dal-dalin. Wala bang action? Hintayin mo yung pag-upo ko. Okay. Sige, game. Okay. Alam mo ba, one of my... Isa sa mga madalas kong nagagawa. Isa sa mga madalas mong nagagawa ay... Na pagkakamali. Ay, maiwan ang credit card sa kinakain akong restaurant. Ah! Mga nakatatlo or apat na credit card na ako na naiwan sa restaurant. At malalaman ko siya either nakauwi dahil ako sa bahay. Dahil? Alzheimer's, gano'n? Wala, nakakalimutan ko lang pagkapirma. Okay. So sabi ko, shucks, ano bang pwedeng kong gawin? So, moving forward, sabi ko, bago ko umalis, kailangan i-check ko yung wallet ko. Kung nandun yung credit card mo. At bukod pa dun, bubuksan ko yung binayaran kong bill. Oo, yung baka ganun. Baka naiwan yung credit card. Yun. So, ano bang, meron ka pa mabibigyan na, ano ba, security tips? Credit card security tips? Oo, credit card security tips. Well, bukod doon. Unang-una, wag mo ka iiwanan yung credit card mo sa restaurant. Okay. No? Well, personally, to make it more secure, dapat hindi mo dala lahat ng credit cards mo parati. May mga kilala akong gano'n, nung lima yung credit card, lahat ng lima credit card nasa wallet nila palagi. Guilty ka rin. Alam mo yun? This episode is for me. Diyan papasok yung planning your day, di ba? Okay, so, in a way, alam mo kung ano yung gagawin mo. So, alam mo... Okay, hindi pala lahat ng credit card ko dala ko. Ano? Kasi meron akong parating isang credit card na iniiwan sa kotse. Sa kotse? Hindi kasi... Okay, let me explain. Eh kung mainit yung kotse, tapos nag-warp yung credit nasa, card. Hindi, nasa secure glove compartment. Eh kung may nagbasag nung kotse, pumasok okay, na po yung credit card. Hindi, pero ang philosophy ko lang doon, I don't know if you agree with it. Philosophy ko lang, kung manakawan ako, okay, basta credit card, one, another ID, and another ATM. Para kung, ang philosophy ko lang, kung makuha yung wallet ko or bag ko, pagbalik ko sa kotse, I have a spare ATM, a spare ID, and a spare credit card. Backup. May backup ka. Well, anyways, that's just me. Sige. Paano kung nakarnap ka, di problemahin mo pa yung ano? Okay na, pero low probability event sige. Naman. anyway, sige, balik tayo. So, unang-una. Wag dali lahat ng credit wag card. Wag dali, oo. Plan your day. Kung manunood ka ng sine, alam mo yun? Hindi mo naman kailangan credit card. Hindi mo na kailangan lahat ng credit card mo. Sabagay. Siguro isa lang or pwede nga wala, di ba? So, kung mag-grocery ka, edi yung pang-grocery mo na credit card yung dala mo. Or yung debit card. Or debit card. Kasi ako, actually, I have a credit card now. Purely shop for online. Shop and swipe. Hindi ko alam yan eh. With BPI. Hindi namin sa sponsor. Anyways. May credit card ako na pang-online shopping ko lang. So it goes without saying na hindi mo siya dinadala. Hindi ko siya dinadala. Gets mo? Oh, yeah. Yon. So meron akong credit card na pang-grocery. Okay. So syempre dinadala ko 'yon kapag mag-grocery lang ako. Very minimalist, ha? Oo, eh kasi ang daming pre-approved na credit cards eh. So ako, sige, assign natin kung magagamit ko 'to. But, saka manipis sa wallet. Oo, manipis sa wallet. And of course, wag na wag kang magpo-post ng picture ng credit card mo. May ganun ba na po sa picture ng credit card? Oo, meron. May mga kilala ako, may mga friends ako actually. Nagpo-post ng credit card nila sa... Bakit? Hindi ba security? Wala, proud sila na dumating na daw yung credit card nila. Hindi ba security risk yun? Security risk talaga yun. Baka naman pati yung likod, pinipicturean pa rin yung likod. Ah, hindi naman. So, subuti na lang merong security code pa doon sa likod para before magamit. But still, it's risky in general. Right, no? Right. Pangalawa, yun nga, don't leave your credit card sa mga lugar na pwedeng masira like sa loob ng kotse, mas sobrang init, okay, magwa-warp yung, ano mo, yung credit card mo. And of course, sa isang secure place na hindi makahanap ng mga anak mo na makita, uy, may credit card si daddy, shopping tayo. Or kunwari, makita ng kasambahay, tapos haba exactly. Ng dilinis, di ba? Oo. So, nga, no? Pwede magamit yun. Yes, yes. Naku, guilty na. Guilty ka. This episode is for me. Yun. So, ano ba mga credit card security? Una, isa pa,
Meron akong ginagawa. Yung lahat ng credit cards ko for a time, meron akong picture. Yes. Tapos harap sa kalikod, tapos naka-upload securely. Yes. Para if for example lang, no, something happens, mawala, etc., I can easily pull it off. From the cloud, tapos itatawag ko. Siyempre, ang dami-dami namang number nun, di ba? Hindi ko naman kabisado lahat ng credit card talaga, number. Talaga? Hindi mo memorize? Ang daming digit nun. Ako kasi, hindi ko rin memorize. Oh, yun. So, I can easily pull it off. Yeah, and related to that, sasabihin ko sana kanina na dapat alam mo yung customer service number ng mga cards mo. Kasi minsan, Oo nga, no? Biglang nawala. Baka mamaya nawala, tapos tumawag ka sa 87,000. Hashtag, may hashtag na yun. Hashtag 87. Tapos galit na galit ka pa. Matami na ba yung galit? Hindi, it helps. Ma'am, Jollibee po to. Kasi unang-una, time sensitive yun eh. The moment na na-realize na credit card wow, mo. Wow! Ang ano naman yung time sensitive. Malay mo, ma-swipe na kagad. Kasi nangyari yan. Oh. Parang nadukutan yung isa kong kakilala. At saka ngayon, may mga establishments na hindi kailangan pirma. Oo. Sa credit card. Well, personally, never akong nagtiwala doon sa mga pirma-pirma na yun. Kasi minsan, yung pirma ko, ina-accept naman. No? So, may gas station ako dito na no signature needed. Yeah. May mga, marami na establishments eh. No signature needed. Hindi ka pa hinihinga ng ID. So, medyo, yeah, that's true. Yung time sa sensitive. Friend ko, na nakawan siya ng credit card, tapos, nasa mall sila, after a few minutes, tumawag yung bangko, kinoconfirm yung purchase niya kasi parang bumili ng 50,000 pesos worth na DSLR camera in the mall. No? Nakabili yun ng camera? Oo. So, yung kung sino man nakakuha ng card, pumunta sa mall, siniswipe, bumili ng DSLR camera. Alam mo, mabilis. Kaya, time sensitive. So, it helps na alam mo yung customer number mo. Right. So, you can immediately call. They can save it on the phone, di ba? Yeah, oo. Kunwari, X-Bank, ganito. Tapos, X-Bank, ganito. Yes, yes. Tama. So, at least madaling itawag pag na-realize mo na nawala, no? And also, related to that, which I also do personally, is tinatawagan ko mismo yung banko. Okay. Sinasabi ko na if may na-charge sa credit card ko na 10,000 pesos and above, I would like to request sa tatawagan niyo ako to confirm the purchase. Ah, pwede ba 'yon? Pwede 'yon. Well, depende sa bangko, no? But Valentine ka siguro. Okay, sir. Pwede. Ano 'yon? So any large purchase, they need to confirm with me if it's valid or not, or kung ako ba talaga 'yon, no? So that's something na additional security that they can question. Also do. Okay, related to credit card. What if for example, 'di ba yung mga statement na natatanggap, kunwari via mail? How long do you keep them? 2 years. 2 years? Oo. Well, kasi naka-file. Tapos at the end of the year, I purged the documents nung 3 years ago. So that's how rolling. Rolling siya. Rolling 2 years. Bakit 2 years? Para alam ko yung purchase history ko. Okay. Minsan, sometimes inisip ko na, kailan ko nga ba binili itong appliance na to? Alam mo yun? So, and also when I price check ganyan tapos when I do try to analyze gaano na ba kataas yung grocery ko ngayon so that's for personal finance purposes no? Para matrack mo rin another note, do you suggest na mag e-statement na lang o paper? I mean, what do you think? Ako naka-electronic statement ako ngayon kasi siyempre save the earth, no? But para sa akin mas madali rin. Space saver, no? Mas madali rin maghanap, no? Mm-hmm. So again, my files, my digital files are securely saved in the cloud. But I also have a backup hard disk, no? Na passcode encode, may passcode. So interesting, ah. So those are the things na ginagawa ko. Na dapat kong gawin. Hindi naman, siyempre to each his own. But of course, at least you are aware that this options are available for you. If you really want to be very secure, no? Not just secure your cash, but secure your credit card as well. Some of my friends say na medyo paranoid ako. Ako, I don't consider myself paranoid. It's just that nakasanayan ko na gawin. So bakit ko ititigil if it's actually beneficial naman sa akin, no? Saka mahirap yun, di ba? Biglang na-charge ka na, biglang airfare pala, etc. Yeah, that's right, that's right. Tama nga naman. So, isa pang security na ginagawa ko is
hindi ko binibigay yung credit card ko sa kuwari kumakain sa okay. restaurant no na tapos dadalhin nila sa oh. sa cashier tapos oh. babalik. Ako as much as possible and a lot of restaurants do that anymore. They bring to you the POS. Oo. Oh. Kung kailangan man magbayad, usually I go to the cashier to see. Siguro yun yung medyo paranoid ako, no? Kasi oh, I don't they can want just easily take a picture, di ba? Or alam mo yun, mga lalo na pag abroad, your kuha ng lapis, gaganin ng lapis yung credit card mo. Kuha na yung number tapos hindi. Ano yun yung i-clone yung card mo, di ba? Yung mga ATMs na ngayon na nasi-scheme, di ba? Card scheming devices. So what more? A credit card, no? May card scheming. So for safety purposes, you can ask for the resto if they can just bring the POS. Or at least don't let the card out of your sight, no? So kung nasa cashier, nasa counter yung pang terminal, titigan mo. Hindi, you go with the ano, you go with the wait staff. Oo, ako, titinan ko siya. Pero kadalasan naman, dinadala, no? Ganun na nga ngayon. Mga POS, dinadala na. Mm-hmm. Hindi mo, di ba, mga tao, paranoid sa mga card scheming sa mga ATM, di ba? Pero, you can never be too careful. Yeah. Tama naman. You can never be too careful. Especially pag yung credit card mo, ang taas-taas ang credit limit, di ba? Matakot ka na. Platinum and gold ka pa. Nawawalang credit limit, di ba? Oh. Pero, of course, that's actually one tip also. I have a credit card, yung dala ko every day. Okay. Specifically, sinabi ko sa banko na 20,000 pesos lang ang credit limit dito. Ah, pwede ba yun? Oo, pwede mo request na ayoko, pag tinaas nila, I request it to lower it. Bakit? Kasi just in case na mawala, worst case scenario, mawala, manakaw, mga 20,000 lang pwedeng ma-charge, di ba? And that's the credit card that I bring every day. Right. Ito yung pang gastos ko kung saan-saan. Na at least alam ko rin na pag nag-max out siya, alam mo yun, may trigger ka na 20,000 na pala yung kailangan yung ko bayaran. Swipe ka na swipe, tapos 400,000 na pala. Oo, di ba magugulat pagdating ng billing statement mo. Hala, laki, ganyan. So at least yun, trigger, no? Or may trip ka na. engineer. Sorry, na trip, ininyero eh. Na, alam mo yun, meron kang flag na, uy, magastos ka na ngayong buwan na to kasi na max out mo yung credit card mo. So pwede pala yun. Oh, that's another tip for you. Yun. Ano pa? Meron pa dadagdag? Wala na kasi guilty ako lahat eh. What not to do with your credit card ako dapat? siguro last na lang, take the time to read your credit card statement. No? Ay, may dagdag pala. To check kung meron mga erroneous na charge doon. Security tip din, if you have too many credit cards, run them through kung lima-lima yan. Kung nagagamit yun ng talagang dalawa or tatlo lang. Might as well cut. Mm-hmm. That's at least true. To minimize also the risk. Yes, yeah. Oo. So, yun, I guess that's it, no? Yun, sorry, last tip ko nga, you read through your statement to see if there are erroneous charges. Minsan, ano eh, minsan may mga maliliit na charge dyan. Mm. Well, sa friend ko. Oo. Hindi niya papansin, ba't may mga 99 pesos dito na mga charge? Yung pala, yung anak niya, nilagay na yung credit card niya dun sa iPad niya, tapos nagbibili doon sa app. Alit-lito, mga pa-50 pesos, 99 pesos. So, check din. Hindi niya napapansin yon kasi aliit na. Pero nung tiningnan niya yung details, aba, teka lang, anak, anong binibili mo sa mga games mo, no? Anak, bakit may subscription ka sa parang R18? Yun. So, check also that, no? Hindi lang basta bayad ng bayad pagdating ng bill, titignan magkano yung mababayaran. Baka mayaman kasi. Pero kahit na, di ba? Oh, a small hole can sink a ship. That's right. Wow, right. Profound. Hashtag profound. Well, anyway, those are our credit card security tips. So if we have more tips, pwede niyong i-share sa comments. Yes, and if you have questions, email us there at admin@wealtharchy.com. You can message us in our Facebook page, WealthRK. You can also comment on our YouTube channel and on our Twitter handle as well. Okay, so if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please don't forget to subscribe to our channel. So, bye-bye!